Pónteme de espalda. Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong Lola Izzy na nagbabalitsi. Ito na naman po ang sabi ko po sa inyo. Ito po is part 2 nung akin pong vlog ng part 1 po. Bali, duduktungan lang po natin yun. Bali po yung sa part 1 ko, ito po yun. Yan, yan pong nasa taas na yan. Yan po yung part 1 po ng aking vlog na yan. So, iduduktong lang po natin. Maiksi lang po itong iduduktong natin. Para lang ma-update po tayo, no? So, yung pong mga vlog ko noon is about po sa mga claims ng tatay ko po. Ano? O sino po yung may karapatan po na mag-claims? Yung bang mga tunay na asawa at mga anak? O yung kinasama ng matagal, kinasal din, pero void yung kasal. Kasi po, kapag po kasal na po ang una nyong pinakasalan, automatic po void kasal ninyo. Kahit ano pong gawin nyo, void pa po yan. Pero po, kailangan po iyan is ipawalang visa po. Hindi naman po ipawalang visa dahil may visa. Para po maalis po siya sa business registration, yun po yun. Pero wala pong visa yan. Hindi po kayo magiging tunay na asawa o legal na asawa. At kahit na po ipilit ninyo na mahaba ang panahon kayo, hindi pa rin po yun mababali dahil void po iyon. Sa batas po, void yun. Dahil isa lang po ang dapat na tunay na legal na asawa po ng isa dito sa Pilipinas po sa atin, no? At eto po, magiging legal lang po ang kasal mo kung ikaw po is ipinakasalan sa Islam po. Kung po naging Islam po kayong parehas tapos pinakasalan po kayo, valid kahit na una pa po kayong ikasal sa void na kasal. Yun, medyo magulo, no? Ako rin, naguluhan sa explanation ko. Pero hindi na po natin palahabain at papaliguliguyin po, no? Basta void ang kasal mo. Void ang kasal mo once na meron ng naunang kasal. Yun po. So, eto nga po, no? Bago po pala ako magpatuloy, no? Please subscribe naman po sa akin YouTube channel, no? Please naman po, ang inyong Lola AV po ay mag-chichika po sa inyo ng mga buhay, ng totoong buhay na nangyayari sa amin po, no? Na pwede nyo pong kapulutan ng aral po, o pwede nyo pong maging gabay, o baka naman po pinagdadaanan nyo rin po yun. Is meron po kayong makuhang mga tips o mga pwedeng maituro o maging lesson po, no? Please subscribe po and click po the bell para po mag-update po kayo sa akin mga susunod na vlog. Ay, ito po is hindi pa po ito yung vlog ng love story po ng aming family po. Love story po talaga yan. Dahil yung pagkakamali po, minahal po namin yan. Para hindi po maging conflict po. Yun po. Isa po yan sa magiging parang pwedeng yung gawin. Mahirap pero pwede pong magawa ko. Nagawa po namin. Pwede rin po magawa yun. So, yun na nga po. Ito po yung part 2 ng aking vlog po, no? Ganito po yun. Yung po mga claims po, no? Sa SSS po, once na 21 years old na po, yung pong pinakabata sa kapatid po, is, pwede na po yun ilamsam ng buong magkakapatid. Pero po, kung pipirma po, ang tunay na asawa at ibibigay yon at iwaway po yon doon sa bang anak o illegitimate na anak, pwede po iyon. Pero po kung hindi po, ba, parang unfair naman po kung hindi paghahati-hatian na magkakapatid po yan, ano, dahil pero yan ng ama ng magkakapatid. So, dapat po, is magkakapatid po yung maghahati niyan. Pero po, sabi ko nga po sa inyo, depende po iyan sa pag-uusap ninyo. No, no, wala na po dyan ang SSS. Pero po, pwede pong mag-claim pa rin ang tunay na asawa. Kasi po, hindi po makukuha ng legitimate
nang wala pong pirma ang tunay na asawa, yan po ah, hindi po makukuha. Kailangan po laging merong pirma yung tunay na asawa po bago po kayo mag-claim. Kailangan po ni-wave niya. Pero once na hindi po siya mag-wave, wala po iyon. So, yun po ha, sa SS po, yun po yung sagot ko about doon sa mga claims na kapag 21 ka na, pwede na siyang ilamsam ng buong magkakapatid. Kung ayaw na ng mga magkakapatid na humati, i-wave po yun ng asawa. Pero kung hindi po yun i-wave ng tunay na asawa, is paghahatian pa rin po yun. No, depende po yun dahil meron po pipirmahan na waiver ang tunay na asawa. Ayan po. Tapos po sa dividend po ng pag-ibig at ang bahay po, kung sino po yung may-ari ng bahay, kung sino po yung member po ng bahay, sa kanya po, of course, may papangalan yun. And kung sino naman po ang mga legal heirs. Ang legal heirs po is yung mga tunay na anak. Kung meron pong asawa at may mga anak po yung isang member po ng pag-ibig na po, paghahatian po nila yan. Sa kanila po yan, yung bahay na yan. Sa kanila po yung maiiwan. Pero wala pong nakalagay dyan na ito is para sa'yo, is para sa'yo, ito is para sa'yo. Kahit po 100 years kayo na magkasama, hindi po yan magiging para sa'yo. Yun po ano, masakit man po sa pandinig, pero yun po yung totoo. And, eto nga po, no, yung sa illegitimate na anak, no, siyempre may karapatan din po siya, pero 50% po, hindi po yan galing sa akin, hindi rin po yan galing sa nanay ko, o galing po sa mga kapatid ko, hindi rin po yan galing sa kapitbahay ko. SSS, pag-ibig po, may mga sariling rules po, so galing po yan sa pag-ibig. So, 50% po makukuha po ng illegitimate na anak, at 100% po makukuha ng legitimate na anak. Legitimate na anak is legal na anak. And the rest po is of course sa asawa po. Yun po. Wala po tayong magagawa ay doon kasi legal is legal. So, hindi po natin hawak kung ano po yung rules ng pag-ibig. So, yun po, no. Kahit ano pong gawin natin, sumamaman po yung loob natin. Tunay na asawa pa rin po yung pong magkakaroon ng karapatan. Pero po ito, no, kung sakali naman po na kayo po ikinasal sa Islam, legal na ikinasal sa Islam, share po kayo nun. Paghahatian po ninyo dahil parehas po kayong legal na asawa. Unless po na kailangan Islam po yung lalaki, Islam din po yung babae. And nagpakasal po kayo sa Islam. Pwede pong balik Islam. Pwede rin pong balik Islam din po yung babae. Basta po legal. Nasa proseso po ng legal. Pero kung hindi po legal yan, na nag-Islam po yung lalaki, hindi ka naman nag-Islam, hindi kayo kinasal, pero kinasal kayo before pa siya mag-Islam, void po yung kasal nyo. Wala po kayong karapatan doon. Eh yun po, no. So, yan, medyo humahaba na po yung aking pag-i-explain sa inyo. Ito po yung maiksi lang po, no. So, part 3 kasi hindi pa po tayo tapos sa mga claims natin. Tayo po is nag-aasikasa pa lang po ng mga claims. Pinahapyaw ko lang po, no. So, yun po. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe naman po, no, para po sa mga update kayo sa aking mga susunod na mga chika sa inyo ng aking buhay diary po. Ito po ang inyong AV, ang Lola AV, ang AV's Diaries po na maghahatid po sa inyo, magbabalita po sa inyo ng mga lesson po. And then, God be with you po. God bless you po sa lahat sa inyo. God lang po ang may alam. And po ano po ang aming hinihiling at ipinagpipray po sa Panginoon. And thank you po, Lord, at ibinibigay niyo po yun sa amin. So, God bless you po all. Babu!